Sa mga puro, ito isa sa mga complaint area. Laging may nakapark dito sa bangketa dahil ano po ito eh, yung meat shop. Kaya lang wala silang parking space. Ayun, bangketa na po yan yung pinagpaparkan nila. So mga puro, meron tayong naabunan din isang L300, isang sedan, SUV and SUV. Alam ko naman kasi silang sabi ko. Meron din na po ng license ko. Kami may license sa mga. Ay, sabi ko kapapark ko lang eh. Pwede, pwede, pwede. Ano po mga, pasesya na po ha. Operation po ito. Pwede na ba kayo man? Sir, hindi na paano ka nagtagal eh. Kapapark ko lang eh. Pinita po kayo kasi po bawal po din ang tao. Sulugan. Pwede tayong magre-rescue ulit. Lalangoy tayo sa bagong silangan. Go! Purong pagmamahal. Ay, legal park ko dito. Pinarapin niya rito. Iwanan niya. Hindi siya kasi kaang kami naman siya. Alright, yan mga puro ang ating OIC for today, si Officer Alvario. At ay na-explain nga na naka-illegal park yung kanyang van at wala daw yung driver dahil sa kumpanya daw po yan. Katulad sa sabi natin kanina nga, may parking space naman sila. Sana pinagkalan sa loob. Dito naman mga puro, naka-park ng perpendicular. Hindi, huwag na, ibigyan na lang sir. Ay, hindi pasok po pwede, sir. Hindi, sandali lang. Senior lang kami talaga. Kasi sir, may complaint kasi dito, kaya nandito. Pag hindi po kayo natikitan, sir, matik yan, itutuwin yung sasakyan. Kaya ang mas maganda po... Eh, bakit yan ba kami yan natuwin? Mabigat din masyado? Kaya nga po, tikitan na nga lang po. Buti, saan ka? Sir, vlogger po namin yung vlogger namin. Para maging transparent lang po yung negosasyon natin, kaya may vlogger kami. Dito na rin sabi ko. Hindi po. Hindi tayo tumatanggap. Pwede isa na lang kasi pupunta na kami ng pandalan niya. Mag ano na lang po kayo ng license, magpresenta na lang po kayo ng license. License na lang po. Para hindi na matuwi. Para ako. License na lang. Alright, balikan natin to si ano. Si Sir yung nakikiusap na konsiderasyon daw po. Tulad ng lagi natin sinasabi, hindi po tayo pwedeng magbigay ng konsiderasyon dahil gawa ng ayun nagpatiket na. Dahil gawa makakasuhan po yung team natin ng selective of apprehension pagka meron pong hindi natikitan or hindi na implementa ng nararapat. Ang ano natin sa City Hall po ah, sa Alayaan. Gate 3 po, gate 3 yung tutubusin to. Alright mga puro, yan pala, natikita na pala ito. I mean tinitikita na. Tapos ito na, isang panayang ban.
Wala yan, mga ganang mangyari ng araw na ito, mga puro. At ito, meron pa yata tayong sitwasyon yata dito. Opo. Ano ang decision niyo? Alright, yan mga puro. At yun palang sakyan ni Bossing, tatlo. Yung dalawang patrol sa isang van. Yung isang yung van nasampa. Itong isang patrol natikitan na. Ito, hinihintay pa isang lisensya. Sir, pabirma nga lang po sa ito. Alright, mga puro, natikita na po si Bossing SP 1444, City Ordinance. Dito po sa Quezon City, pagka po kayo nahuli na nagkaroon ng violation o nag-violate, nakalayaan po. Pagpasok nyo po ng kalayaan yung unang gate yan, kapag yung building na muna natin yung DPO. Titikitan po kayo, issuean po kayo ng OVR ticket na valid for 5 working days. At in-honor po yan within the whole Metro Manila. Tapos ang settlement po niyan is Kalayaan Gate 3, Quezon City Hall, Depos Building, sa merong OVR office. At pag lumagpas yung 5 working days na hindi nyo po yan na i-settle, magkakaroon po yan ng penalty na nag-accumulate every day. Alright, yung mga puro, Apo Street, ang team po natin ay hindi gumagalaw ng walang kumpletong dokumento. So kung saan lang yung ating location or area na i-operate na merong tawag dito. Ano pang tawag doon? Yung ano tawag doon? Kalimutan ko. Na basa yung papel. Ayan, pagka ano po, wala tayong papel, hindi po po pwede, makakasuhan po tayo. Kaya kailangan laging meron lang tayong proper documents. Thank you, 30 minutes na eh. Bossing, kamo saan nangyari, Bossing? Mukhang nilay na po ito. Oo, pinas ko na 30 minutes na sir eh, wala pang binibigay na lisensya. So papataon, ano na po, subject po rin pa na po. Alright. Kung abot na lisensya eh. Alright. Thank you po, Bossing. So yan mga puro, ito rin pala, isasampa na rin dahil wala pa rin lisensyang pinapresent until now. Sabi, iaabot. Hanggang ngayon, wala pa. Wala pa. Alright. Kausap mo sa akin. So yung mga puro, nag-decide na nga yung team natin, mukhang isasampa na ito. Sige, sir. Baka mo na dyan. Huwag mo na eh, huwag mo na. Hey, baka mo na dyan. Mamaya mga puro, papasadahan natin ulit para makita nyo itsura ngayon after nung clearing operation. Ang team po natin hindi po alis nang hindi na kiklear yung area. So kailangan po cleared yung area bago tayo umalis dito sa location. Alright, yan mga puro. At isasampa na ito. Isang isang patrol. Meron!
Mapuro, ito naman yung truck. Naisan pa na. Tumana Marikina, Mapuro, ang dala po niyan. Saludo bossing, Officer Spinelli. At ano po yan, medyo malaki po ang bayad niyan. Dahil may ano po yan, yung tow rates po natin. Depende po yan sa size, yung first 4 kilometers na kumbaga base rate. Ayan o, light vehicle, 4-5 kilogram below, 1-5, first 4 kilometers. Medium yan yung mga SUV, 2-5. Pag heavy vehicle, yan yung mga truck, loose van, L300 siguro, hindi ko alam, 4-5 na, first kilometer. Tapos 200 ng 200 yan for every succeeding kilometers. Kaya masakit-sakit po talaga yan. Tapos nakita natin mga puro, yung mga nag-alisan na, ng mga natikita na, eh pumasok lang naman sila sa mga ano nila, sa mga bahay nila. Kumbaga meron naman silang ano, meron naman silang garahe. Pag natawin po yung sasakyan nyo, ay iiwanan po kayo ng impounding notice. Pag merong kukuha, ibibigay po. Kanyari may driver. Pag wala naman, iiwan na lang po yan dun sa lugar kung saan na nandun nakapark yung inyong sasakyan. Mamaya, pakita ko po sa inyo. Boy, parang yung may lisensi eh. Wala yung... Kaya ano po, kasi sinundog yung tao eh. Ayun po sir, dapat po pagdating po namin dito, kung nandiyan po yung radyo, kikita ka po. Kaya nga po, ayaw mo lang mo, dalawang minuto lang ako. Ano po? Kasi nandiyan po kami dito. Kaya nga. Time out po kami nung lumapag baka kami dito. Baka pwede sir, dito, baka lang pwede. Dito po ako dito. Kaya nga po. Ito, nandiyan na po eh. May mga nahatak po tayo sir. Hindi nahatak ng awis ako eh. Kaya nga po, mag-unwant ko pagbigyan eh. Eh ito, parang nawis siya eh. Sir, magkano po hindi yung una rin na natin, may lagi yung mga rin. Bawal po yung pinagpunan. Oo? Bawal po mag-parking sa kalsada. Yung mga puro nakikiusap si Bossing na paparating na yung lisensya, kaya lang medyo matagal na po kasi tayo dito sa area. At as per Officer Panty nga po kanina, 30 minutes na na nag-aantay si Bossing para tikita na lang. Kaya lang wala po talaga na ipresent na lisensya. May naipresent po isa doon sa isang patrol. Tapos isa. Yung isang van naman na itim kay Bossing din, iniwan na lang yung ano, yung impounding notice dito, pakita ko po sa inyo. Ayun, mga puro, ito yung isa impounding notice ni Bossing, yun sa kanyang van naman. Yan, iiwan po yan kung saan nataw yung inyong sasakyan. Alright, yan mga puro, pasadaanan natin. Ito na yung ginawang trabaho ng team natin. Yan, wala na yung mga nakapark dito, lahat natikita na. Big shoutout kay Boss Jojo Sanjego, Bossing ha, marami salamat po sa ano, sa pagsubaybay. At ingat po kayo palagi Bossing. At ang inyong tropa, Officer Martin, napakasipag po. I'm sure, ganun din po kayo katigas at kasipag at kabuha po. Yeah, mga puro, yung mga makapark din dito, wala na rin po. Napakaluwag ng kalsada. Yan pag mga gandang lugar po kasi, hindi ko alam kung mabuhay din po ito. Kasi ito po ay, ano po ito eh, presidential, meron pong complaint, kaya po inoperate. Kaya specific, area lang dito sa Apo Street. Pagka ganito po, I think kung gusto nyo mag ano,
mag ano bang tawag doon? Mag-suggest ng one side parking. Eh pa paabot ano niyo lang po, paalam kay barangay. Para kung ma-aprubahan ng City Council, eh magkaroon po kayo ng one side parking kabila. Palitan. Eh mapuro isa na lang natirang ano dito, motorsiklo. Natikitan na, nasampa na yung mga dapat isampa at tikitan. Dito naman, okay na, wala na rin, malinis na po. Ito, naisampa na rin itong Honda dito sa merong kanto. Ito ha tayong van. Eh mga puro, yun ay update, yan ang ginapang pangyayari ngayong araw na to. Ito, naisampa na, walang driver sa motorsiklo. Yan mga ganapang pangyari yung araw ito, mga puro, September 7, 2022, Lungsod Quezon, Mayora Joy Belmonte, Vice Mayor Gian Soto, ayun yung dalawang motor na isang pa rin. Ating hepe, TFTTM, Sir Dexter Cardenas, at ang ating hepe sa Dipos, General Elmo San Diego. Saludo mga bossing. At big shoutout sa ating mga team leaders ng TFTTM, Officer Cortez, Officer Baguio, and Officer Maliari. Shoutout din sa MMDA Seated One, Officer Martin, ating team lead, together with Officer Spinelli. Big shoutout din kay Officer Noni Abaracoso. Alright, let's go guys, purong pagmamahal. Jillian, God bless you guys. Purong pagmamahal, Quezon City. Let's go. Yeah, mga puro, ito isa sa mga complaint area. Laging may nakapark dito sa bangketa dahil ano po ito eh, yung meat shop. Kaya lang wala silang parking space. Ay, yung bangketa na po yan, yung pinagpaparkan nila. So mga puro, meron tayong naabutan dito isang L300, isang sedan, SUV and SUV. Alam ko na masisip lang sabi ko. Meron din ako ng license ko. Kami may license ang lakap. Ay, sabi ko kapapark ko lang eh. Pwede, by the way. Ano na po mga, possession na po ha, operation po ito. Pwede na ba kayo naman? Sir, hindi na paano kami tagal eh. Kapapark ko lang eh. Kapapark ko kayo kasi po, bawal po pinagalaan nyo. Naiintindihan naman ni Madam yung ginagawa ng trabaho. Mga puro, ito ay mabuhay lane, no parking. Both sides po yan, and no waiting, no stopping po actually pag mabuhay lane. Ibig sabihin po nun is hindi po kayo pwede dito yung kung mayroon kayo i-unload, i-drop, pwede naman po yun. Kung sa akto, parang dinabaliwala kami ng galing na kami dito eh. 3 days, sinabi na namin yung guardian na kung maaari kliyente mo, huwag papapigan nyo pathwalk. Isa pa, may silage tayo, no parking. Kalawa ko naman sir, gago. Magdahal lang ako. Eh mga puro, hindi na-advisean ni ng security guard si boss na bawal mag-park dito. At nasabihan na nga po natin yung gwardiya dito na bawal po mag-park sa may bangketa. Yun po, ang laki o, ng parking along Mabuhay Lane. At dito nga po yan sa street nga ulit ito. Doon sa merong ano, sa doon tayo galing sa merong lagi ring marami. Anyway, lalagay ko na lang po dyan kung anong street ito. Mga puro, kasama na natin TFTTM, Officer Baguio, Officer Cortez, Officer Maliari. Saludo mga bossing.
At kasama rin natin ang MMDA Seated 1. Ayan, big shout sa ating Epe, Sir Dexter Cardenas, ating puting Mayora Mayor Joel Belmonte, Vice Mayor Gian Soto. Pwede ko ngayon, ngayon na. Kukunin ko kahit bayaran ko na ngayon. Ayaw ko nang mabala. Hindi po pero doon po natin babayaran niyo ma'am sa opisina po. Pwede bang pumunta na tayo doon, sir, ngayon? Para gawin ko na ngayon? Hindi lang, pag tumigot sa inyo, ma'am, mag-call po sa inyo. Sir, kasi kagakabinti ako, doktor ako, marami akong pasyente. Wala akong panahon bumalik dito. First time ko lang dito. Alright, mga puro, na-explain ko lang. Nakikiusap si na madam dahil hindi pala taga rito si na madam, taga Cavite sila. So dito po sa Quezon City, pag meron po kayong violation, nahuli po kayo, meron po tayong pinapatupad na SP 1444. Sanggano ang panglungsod, yan yung city ordinance sa Quezon City. At we are allowed into deputize or confiscate driver's license. So yun nga, taga Cavite si na madam. So nakikiusap siya kung pwede makuha agad. So as per ano naman natin, officer, discretion yan. Good morning, Officer Ementera, saludo bossing. Discretion yan nung nanghuli. At sabi naman ni Officer Santa Cruz, pwede naman na maaga niyang dadalhin para maaga puntahan na agad nila doon at matubos nila agad. Dahil nga yung ating OVR ticket ay valid lang for 5 working days and within the whole Metro Manila siya ino-honor. Alright, so yun, tutupusin na lang ni La Madam at Dr. Papala si Madam at ngayon lang sila na ano dito na kumbaga ay napasal dito sa Quezon City. Good morning mga bossing, saludo. Alright, yung mga puro, no? Again, no parking along Mabuhay Lane. Dapat kahit po nasaan tayong lugar, pagka mayroong no parking sign, wag po natin paparkingan. Alright, lalo na po bangketa. May nahuli po tayo dito, natikitan sa SUV'ng puti, SUV'ng gray, sedan, Vios, silver, and L300 na puti. Ayan, ang galing lang kasi ano, nakakatuwa lang si ma'am kasi ayaw niya ng diskusyon at nagpa-ticket na lang, pinakuha niya kaagad yung lisensya ng asawa niya. Ayaw niya na nausapan kasi tulad nga sabi ni madam kung ano yung trabaho lang nila, yun lang yung gagawin, ginagawa ng team natin at naiintindihan naman na mga nila ma'am. Alright, kaya mga puro, tuloy lang tayo. Di ba natin alam kung saan ang ruta ng team natin ngayong araw na to. Bibig Sara, Officer Bandola, Daddy Bando. Yan o. Congratulations, oh, bossing. Nakababae. Iba. Alright, let's go guys. Purong pagmamahal. Purong pagmamahal, mga puro, gusto nyo ba ng carrot sticker katulad na ito? Punta lang kayo dito sa Telesin Philippines, sabi nyo si Ate Erica. Bumili kayo ng kahit na ano, kahit magkano, bibigyan kayo ng sticker. Kung wala naman kayo bibili, pakita nyo lang na naka-like at naka-follow kayo sa FB page ni Telesin Philippines. Ito yung FB page nila. Tapos bibigyan kayo ni Ate Erica ng stickers. Masya lang kayo dito, nagkakatiwalaan natin. Vlogging accessories, GoPro, kahit ano pa yung camera mo, kahit cellphone nga, nag-vlog ka, gusto mo mag-vlog, light selling and all. Telesin Philippines ang ruling kailangan nyo, huwag na kayong manap ng iba. Meron din po tayong Shopee and Lazada store. Discount dyan, gamitin nyo lang yung voucher, Telepaw. Yan, so thank you so much, Boss Harold, Telesin Philippines. Let's go! Maraming salamat sa iyo, walang papapaw. So thank you so much, walang sa akong support, tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much, thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung walang papapaw, so thank you so much, God bless you, purong magmamahal. Thank you so much, God bless.